Tinry ko yung dry everyone. So ngayon namalengke kami ng asawa ko sa Marikina Public Market. So doon talaga kami namamalengke kasi marami akong binibiling gulay. Usually it will last us 2 weeks. Naligo muna ako pagkagaling ng palengke. So ngayon ko palang aayusin yung mga pinamili ko. Kaya ko ng tokwa kasi gagawin namin itong lumpiang gulay. Pili ko dito is 35 pesos. 2, 4, 6, 8, 10 pieces. So, 350 isa. Pero pagka per piece, 4 pesos. Nalagyan mo siya ng tubig. And that's it. Adapt na natin. Change water every day hanggat hindi nyo pa nauubos para tumagal siya sa ref. So, bumili rin ako ng bagoong alamang. In-stock ko lang to sa ref
Later on ko na to iluluto. Tapos pag kailangan, kumukuha-kuha na lang ako. So ginigisa ko siya. Then bumili na ako ng balat ng lumpia. Medium size lang yung meron sila. Gagamitin natin sa lumpiang gulay. Bumili rin ako ng toge. Lulutuin ko na rin naman to later. Gagawin nila midnight snack. Kasi diba, panggabi. And my husband is gonna be here later tonight. Nagre-request siya ng lumpiang gulay. Favorito niya kasi yun. So, lulutuan ko na lang sila mamayang gabi. So, maliliit ngayon yung toge na nabili ko. Mas maganda talaga yung malalaki. Just let it sit there. So, naubos yung bread flour ko. Pero ang binili ko lang ngayon ay 2 kilos. Usually, 3 to 5 kilos yung binibili ko. Panggawa ng tinapay. Pero kung hindi kayo malakas gumawa ng tinapay, huwag kayong mag-stock ng bread flour or mga flour, all-purpose. Kasi nagkakaroon yun ng photo. Pag matagal yung hindi ginagamit. Sa akin kasi mabilis lang naman ng maubos ang flour sa akin. Kaya okay lang, pinatong ko lang sa ibabaw yung tira. Yung mga to ay naugasan ko. So, bumili ako ng kalabasa. This is almost 2 kilos. Pero mga dalawang lutuan ito. Lagyan ko siyang pumpkin soup. Tsaka yung patatas. Gagawa naman ako ng potato soup. Abangan niyo yan, guys. Okay, so, basically, ito lang naman yung mga napamili ko. Ito yung mga huhugasan. Nugasan ko yung kamatis kasi masyadong madumi.
Okay, so this one guys, yung nabili ko sa Shopee. It's a vacuum sealer. Nabili ko ata ito na 1,200 or something. Ayan. Dito sa butas na to, dito yung humihigop ng hangin. Ito yung pang seal. Ito yung pang vacuum. Ayan. So yung mga i-seal nyo na mga vegetables, dapat dry siya. Kaya hindi ko hinuhugasan. Lalo na kung ganito. Kasi ito naman, pagka gagamitin ko na, saka ko na lang hinuhugasan. Pwera lang dun sa mga dahon. Mga leafy vegetables. Kasi normally hinuhugasan ko na siya. So ito, pinupunasan lang natin para tuyo. Kasi para mas lalong matagal yung lifespan ng ating gulay. Kailangan kasi lulutuin mo rin to agad. Hindi masyadong matagal, like abot ng mga weeks. Kasi lumalambot ang pipino. And then ito yung mga plastics na pinaglalagyan niya. So kung mapapansin nyo guys, hindi ito yung ordinary plastic. Ito yung may mga... Pag tinignan nyong mabuti, meron siyang magaspang na part sa ilalim. Hindi siya yung makinis talaga na plastic. So, iba yung ginagamit pag sa vacuum sealing ng pagkain. Meron din naman ganito. So, ito, pwede rin gamitin dito. May attachment siya. Pwede siya sa mga ganito. So, kagaya nito, mga nagamit ko na to pag nakalabas na siya. Itong mga to. So, nagamit ko na lahat yan. Hinugasan ko lang. Pagka madumi, sinasabon. Sa isang kanto niya, sisipitin mo lang. And then sa hanger, tutuyo na yan. So, you can still reuse it. Hindi naman makaharap ng cross-contamination kasi puro gulay ito. So, unless meat yung ilalagay ko, separate yun ang lagayan. Separate na plastic. Ito. Asya ba? Okay. Kumasya naman natin. Alright. So, pag nilagay nyo, guys,
kailangan nandito yung edge. Pasok dun sa, lagpas dun sa block. Ayan. Para mahigop yung hangin. Kasi nandito sa area na to, yung panghigop niya nung air. Tapos ito yung pang-seal, yung nasa baba. Kaya kailangan hindi siya punong-puno hanggang dito yung ilalagay nyo. Kung mas marami kayo ilalagay, mas malaki yung lagayan na gagamitin nyo. So pagka ganito, so this is a dry vegetable. So you can use the dry vacuum and seal. Pwede rin naman na pulse vacuum. So parang ganito siya. Ayan, matatansya nyo. Wet vacuum and seal is yung pang mga meat, pagbasa yung binavacuum nyo. And then ako normally, ang ginagamit ko, pwedeng itong dry vacuum and seal or pwedeng itong pulse vacuum. Gumagamit ako ng pulse vacuum, yung natatansya ko, pa ganyan-ganyan lang siya, para hindi masyadong piping-pipi yung gulay. No, hindi siya magkakaroon ng mga bruises. Kaya ito yung usual yung ginagamit ko. Pag nakita ko naman na wala ng air, okay na sa akin yun. O, kasi pag ito yung ginagamit niyo, yung automatic dry vacuum and seal, tuloy-tuloy yan, unless matigas yung vegetables, nagkakaroon ng bruise. Kaya ito yung ginagamit ko yung pulse. And then, i-manual seal ko siya. Tutunog yan at pupunta yan sa stop pag na-seal na niya. Okay, so, huwag niyong tatanggalin hanggat hindi pa pumupunta sa stop. Okay, so stop na siya. Tingnan natin. Okay, so ganito na siya. Gusto ko lang kasi matanggal lang yung air, pero dapat hindi masyadong piping-pipi yung gulay kasi nagkakaroon ng bruises. Pag nagkaroon ng bruises yung vegetables, lumalambot, tapos nagkakataas. So, mas bibilis na mabubulok yung gulay, imbis na mas tatagal yung buhay niya sa ref. So kaya, sakto lang yung ginagawa ko pagka mga ganitong malalambot na vegetables. Ito yung seal niya. Ayan. Now, pag bubuksan ko siya, guguntingin ko lang siya dito kung saan siya nakaseal, malapit na malapit. Kasi, ang reason ko noon is para ma-reuse ko pa ulit itong plastic. So, ang mangyayari dito, habang tumatagal ng kakagamit mo, lumiliit siya ng lumiliit. Pero, pwede mo pa rin gamitin sa mga mas konting gulay na ilalagay mo. Hindi katulad kapag mabaw pinulit mo siya na paganyan dito, hindi mo na siya magagamit. Para hindi masyadong magastos sa plastic. Halimbawa ito, guys. Ayan ako. Meron ng nabili ko na may tama. So, hindi ko ito hinuhugasan. Tanggalin ko lang yung mga may lanta. Para hindi siya magbasa. Pagka bumili kayo ng lettuce, dapat gamitin nyo ito within a week. Kasi madali din itong masira kahit naka-vacuum seal. Dahil may ini-emit siyang gas. So, kino-cover ko siya ng paper towel or paper bag. So, ito another option na pwede niyong gamitin. Kasha. Meron siyang kasama nito. So, hindi lahat ng vacuum sealer merong kasamang ganito. Na po pwede siyang gamitin dito sa ganitong type ng plastic container. Well, unang-una, type na type ko yung color ng aking vacuum sealer. At the same time, very handy, magaan lang at maliit. Kasi yung iba nito ang lalaki, ang bulky. Parang nakakatamad misang gamitin kapag yung ilalabas mo ang bigat. So ito, magaan lang. Ito naman, tanggalin mo to. Dito yung vacuum, dito mo siya ikakabit. Yung dulo. Itong malaking dulo, ito yung itatapat dito sa... Okay, try natin ha. Kasi kakabili ko lang to. Pag binili mo siya, may kasama ng ito, yung pangsara, pang seal. So, definitely reusable ito. Itatanggalin mo lang siya. Okay, let's try guys.
Na-try ko na ito isang beses, pero hindi ko pa siya ginamit talaga. So, ito kasha. Yung ating lettuce. So, make sure huwag niyong lalagyan ng vegetable hanggang dito kasi may line siya. Yan. And, di, mas, mahirap siyang i-seal. Gagamit kayo nito. May kasama yan pag bumibili kayo. Yan. Okay. So, naka-seal na siya. Ayan. And then, let's try. Pag hindi gumagana, or parang walang nangyayari, move-move nyo lang. Kasi, dito siya dapat nakatapat sa air valve na yan na nakalagay. Ayan. Didiinan nyo lang. Napapansin nyo naman nagko-curve ko eh, oh. Gumagana na siya. Okay na. Hindi na yan bubukas. So, ganyan siya. Ang pagka-vacuum seal niya. Tapos, try naman natin ito. Since lemon ito, medyo matigas, pwede tayong gumamit ng automatic. Okay. Tinry ko yung dry vacuum and seal. So, ganyan siya. Pabayaan mo lang. Kasi matigas naman ng lemon, kaya okay lang sa kanya. Ihinto yan ng kusa, and then mag-stop. So, just wait nyo lang na mag-stop kasi nagsiseal pa yan. Ayan, saka nyo pwedeng buksan. Kasi pag binuksan nyo lang mas maaga yon, hindi pa yan nakaseal. So, ganyan siya. Itong repolyo ko, nilalagay yun na vacuum seal ko to, pero hindi ko to hinugasan. Then I make sure na walang basa. Kasi pag may basa ito, madali lalo itong. Although tatagal siya, pero hindi ganun katagal. This one naman, binili ko mas malaki yung size. Ito yung roll. Tapos meron din naman nabibili na ganito na, pre-cut na siya. Kagaya nito. Binili ko ata 100 pieces. 2 or 50 pieces. Pre-cut na to. Makapal din. Tapos meron din naman na mas maliit. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ang maganda dito, personalize nyo yung haba. Kung gaano kahaba yung kailangan nyo. Pag repolyo, ganito kalaki yung ginagamit ko kasi hindi niya kayang i-cover. Okay. And then, kinakat ko na lang. Yung repolyo ko, as much as possible, ayokong i-chop hanggat hindi ko pa lulutuin. So, kapag lulutuin ko na lang, tatanggalin ko na lang siya sa vacuum seal, chop ko kung kalahati lang ang kailangan ko. And then, saka ko, ibabalik ulit. Iba-vacuum ko siya ulit. So, this one, since roll siya, yung edge niya pareho ay butas. So, isi-seal nyo yung isang dulo. Since kasha naman dito yung pinakamalaking size, which is 30 centimeters ito. Since isi-seal ko lang naman siya, paabutin ko lang siya hanggang dito. Hindi ko siya paabutin dun sa block. Make sure na yung opening ay sakto sa kanya. Yung haba.
Tapos, ito manual seal. Hintayin nyo lang na mag-stop. Para, ayan, sealed na siya. So, sealed na yung dulo. Okay, and then, recolor. Medyo malaki na yung pinaglagay niya. Okay lang. Now, pag hindi mag-seal or hindi niya ma-vacuum, ulitin nyo lang kasi minsan, hindi maganda yung pagkapwesto ng inyong plastic. So, ito ay pa-pulse ko kasi ayokong magkaroon ko ng bruises dahil malambot ang repolyo. Sensitive siya. Okay na yan. Manual seal. So, katapos kong i-pulse vacuum, i-manual seal ko. Then, hintayin ko lang na mag-stop. Okay. Pati tong carrots, kahit na i-vacuum seal ko siya, pero binabantayan ko to kasi nagre-release ito ng gas, lulobo yung plastic. Tanakaw kong kasha dito yung carrots. Ito, kita nyo, kahit maliit na nagagamit ko pa rin siya. Ayan, kasha. Tapos, since mas matigas siya, okay lang na i-dry vacuum and seal automatic. So, ayan. Ito yung lettuce na nabili ko kahapon sa grocery. Tingnan siya na dito. So, ibabaw lang yung mga leafy kasi medyo hindi sila masira or magka-bruise. Sa tomatoes, hindi ko na siya binavacuum seal. Kasi very soft yun eh. Tsaka tumatagal naman yung buhay ng tomatoes. Basta pinupunasan ko. Ito naman, ilalagay ko sa freezer. Ay,
one goes to the freezer. For serving yan. Ito naman ay one soy. Ito nilalagay ko sa mga soup. Itong one soy. Favorite ko ito. Mga ano lang to eh, mga pinaglalagyan ng take out. Mga sausawan. Sa nire-reuse. Ito naman, kukuha lang ako ng ilang piraso. Pag nag-iisa ako ng sardines, mga mackerel, sa ito. Lagyan na natin sa Thank you.